Good morning, 5 o'clock a.m. March 1, start na ng alert level 1 sa Metro Manila. Maaga po akong nagising dahil ngayon ang aking procedure ng whole body scan. Ang aking schedule ay 8 a.m. pero 30 minutes before the procedure, kailangan nandun ako sa nuclear department. Sana nga pwede kong i-documents kung ano yung procedure na gagawin sa akin para makita nyo rin at para kung merong gagawa ng ganitong procedure ay alam niyo po at hindi kayo matatakot. Actually, 2020, nag whole body scan na rin ako. At maganda ang results noon kasi yung aking tinanggal na thyroid, kasi thyroidectomy na ako, ay mayroong 0.1 cancer cell. Kaya minomonitor nila, awa ng Diyos, noong 2020, wala namang ibang nakitang nodules o bukulas sa buong katawan ko. Thanks God. At ngayon, may 5 taong ko, simula ng thyroidectomy ako. Kaya kung sana nga po, Lord, gabayan mo po kami. Gabayan mo ako sa procedure ko. Na kung wala pa rin, walang makitang nodules, cancer-free na ako. Pag-pray niyo po ako na sana walang ibang nodules na tumubo sa loob ng katawan ko o nakapag-travel sa ibang part ng aking katawan or organs. Medyo nagkakaedad na tayo, kaya ang monitoring ng ating katawan ay dapat huwag nating katamaran. Kasi kung ang ating sakit ay makita na mas malala, baka mas mahirap ng gamutin kasi sa edad natin. Kaya sana madodokyo ko ito para sana allowed ang video sa loob ng procedure room para makita nyo rin at mawala ang takot nyo. Kung kayo naman i-advise ang doctors na gawin ang ganitong procedure. Samahin nyo po ako mamaya. Alis kami dito ni Daddy ng 7 a.m. at ngayon 5 a.m. pa lang. Ang procedure po kasi 2 hours before ay kailangan nothing in my mouth. No water, no foods. Kaya 5 a.m. kumakain ako ng Quaker Oats para naman hindi ako mahina hanggang alas 8 ng umaga. Basbasan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Gabayan mo kami. Kami lahat. Lahat ng tao. At sana po ay mawala ang aming mga takot, ang aming mga pangamba, ang aming mga pag-aalinlangan, at mapunan ito ng tiwala at pananampalataya. Nung nakaraang linggo ay talagang injured ako, at ngayon yung aking neck pain pabalik-balik, kung bakit parang araw, walang araw na hindi sumasakit itong aking neck. Kinakaya ko lang at hindi ko sinasabi kasi pag sinasabi ko, parang mas lalo akong nininerbios. Kaya hinahayaan ko lang. Pagdating ng pinapukasan, pagising ko sa umaga, thank you Lord, buhay pa ako. Buhay tayo. Buhay ang ating pamilya. Malakas. Ito yung biyaya ng ating Panginoon sa atin sa araw-araw. Biyaya ng kalakasan, biyaya ng buhay, biyaya ng ating pananampalataya. Huwag tayo mapagod magdasal. Ingilang tayo ng awa at habag kung hanggang saan ang gustong
ipadala sa atin ng Panginoon kung hanggang saan ang buhay na ibibigay niya sa atin. Amen. Nandito na ako sa Nuclear Medicine Department at waiting na ako para sa aking medicine ng iodine. And after ng pag-dosing, maghintay ako ng 2 days, and then sa Thursday ng 8 a.m., yun yung aking whole body scan. Kailangan palang mag-take muna ako ng iodine today. Ayan. Bakit wala namang tao? 3 lang, pang-4 lang ako sa waiting. Pero nasa kanila na yung paper ko. Hinihintay ko na lang yung call para sa pagpapainom ng gamot at interview ng doktor. Kasi kailangan para ma-interview ng doktor. Okay, bye for now. Katatapos lang ng pagpapainom sa akin ng gamot. Ganun pala yun. Wala namang lasa. Kaya lang, talagang pinulong ka rin nila sa isang room. Tapos may technician na magpapainom sa iyo. Hindi mo pwedeng hawakan yung container nila. At ang pagsisip ay diretso sa lalamunan, hindi mo na kailangan ipadaan sa labi. At hanggang hindi ko naubos yun, kasi parang yung ilang vials ng tubig ang kasunod. Parang tubig lang din, parang lasang tubig lang din siya. Wala naman daw nagpo-complain na may side effect after nito, kasi low dose lang. Dahil for ang purpose naman ay for diagnosis lang, kaya low dose. Kasi nung binigyan ako nun ng iodine, ay tablet na yung nagbigay sa akin ay parang astronaut na hindi rin pwedeng hawakan. At ito ay hindi rin ako pwedeng lumapit sa bata at saka sa buntis ng 3 days. Bata at buntis. Wala naman kami kasama ni dading bata at buntis. O 3 days lang. Ngayon, proceed na ako sa pathology. Kasi magpapa-blood chemistry naman ako. Kasi po monitoring din ng aking TSH. Vitamin D at saka yung mga monitoring nila sa blood ko at sa thyroid. Ayan. Ito, pathology pa lang ako. Sana hindi mahaba ang pila sa pathology. Kasi kung yun sa marami rin. Kasi pag nagpaka-laboratory ako ay alas 6 ng umaga, magbang umaga. Kaya lang ngayon, nandito na rin lang naman ako. Ipapa-counter ko na para tomorrow, diretso na ako sa extraction ko. Good morning po sa inyong lahat. Day 2 ng pagbalik ko sa ospital. Ngayong araw na ito ay March 2, 2020. Maaga ako, 5 o'clock, kasi kailangang 6 o'clock ay makuhanan ako ng dugo. Kasi yung aking schedule ngayon ng blood chemistry ko. Kahapon ay yung aking pag-inom ng iodine para sa aking meron akong procedure na para bukas, kasi after 3 days ng pag-inom ng iodine, saka lang isa-shot yung buong katawan, body scan kung tawagin nila. At ngayon naman yung monitor ng aking blood, yung THS ko, yung aking hormones, yung vitamin D, cholesterol, sugar, etc. etc. para matapos na.
para after ng aking blood chemistry, makakain ako, may baon akong aros kaldo at tubig, para after ng blood chem, bababa uli ako sa parking lot, kakain, dahil 8 o'clock naman ang aking rehab, schedule ko sa rehab for physical therapy para sa aking neck at lower back. Kailangan pagtiyagaan para makita ang development. Hindi pwede yung sa akin, kasi hindi pwede sa akin yung hindi ko dapat malaman kung ano ang sakit ko. Ang gusto ko alam ko para sa simula pa lang ay nagagamot na ng mas maaga. Kung may mataas, may medications, kung wala at normal pa rin, katulad ng dati, salamat sa Diyos, normal ang cholesterol, sugar, uric acid, lahat. Last November kasi yung last blood chem ko, at normal lahat. Hindi, ang vitamin D ko pala ang mas mababa, kaya ang iniinom ko ay 2000 IU ng vitamin D. Sana ngayon ay maging normal na ang lahat para wala akong isipin. Mas ayoko yung nakikiramdam na ako sa sarili ko, kasi ngayon marami akong nararamdaman, walang aral na walang pain ang aking katawan from neck, shoulder, lower back. Kaya dapat ding mamonitor para makalma yung ating isipan. Kaya samahin nyo ako uli. Gusto kong i-docu yung pati yung aking PT at saka yung aking procedure bukas, para makita ninyo ang purpose ko dito, ay makita nyo para wag din kayong matakot na magpatingin sa doktor, magpa-check up, kasi karamihan ay natatakot magpa-check up, natatakot magpatingin sa doktor kasi ayaw nilang malaman na may sakit sila. Mali po yun. Kailangan alam natin yung kondisyon ng ating katawan para kahit saan tayo pumunta, kampante yung ating kalooban. O sige po, sa ngayon ay paalis na ako, papunta na ako ng hospital, at ligtas na pagdadrive, ligtas na pagbabiyahe ang aking panalangin sa umagang ito. Ganun din po, Panginoon, ang lahat ng mga manlalakbay ay ingatan mo, iligtas mo, lalong-lalo na po ang mga mahal ko sa buhay, ang aking mga pamilya, ang buong pamilya ko, ang aking mga anak na pumapasok sa trabaho sa araw-araw, ang pagdadrive din ng aking asawa, ang sa aking mga kaibigan na pumapasok, sa aking mga mahal sa buhay, pamilya na pumapasok pa rin sa trabaho, ingatan mo po sila na maraming makabalik kami ng maluwalhati sa aming tahanan na ligtas sa namang uri ng kapahamakan. Ganun din po, itinadalangin ko ang mga pinuno ng bansa, lalo na ang Ukraine at ang Russia. Nawa po ay ilagay nyo sa puso at isipan ng mga pinuno ng bansa ang pagmamahal sa kapwa, sa kalikasan, at ang pagmamalasakit sa buhay ng tao. Naway ang kapayapaan ang maghari sa mundo, ang pag-ibig sa kapwa-tao ang maghari sa mundo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless our trip. Morning.
parking pa sa senior. Thanks God, nakarating na nasa oras. 5:52. 6 o'clock ang aking blood game. Thank you, Lord. Ang nasa loob ay 3003. Ang number ko ay 3004. Kaya ako na ang next sa blood extraction. Thank you na sa oras na pating ko. Ayan, ako na. Okay, tapos na. Nakuha na ako ng blood. Ganyan na kabilis. Time check. 6:35. Tapos ang blood chemistry. Tapos ang urine analysis. Time to eat. May bahan akong aros kaldo. Mainit pa. Kain tayo. Bon appetit. Ayan ang maganda pag maaga. Tapos walang pang pasyenteng masyado. Wala pang pila. Pagdating mo, ikaw na halos ang kasunod. Ikaw na halos ang tatawagin. Kaya tips sa mga magpapa-blood chemistry, kailangang maaga. Kasi pagdating ng 7-8, ang pila sa cashier napakahaba na, ang pila sa extraction napakahaba na. Kaya ma-expose ka na sa maraming tao. Kahit level 1 na tayo ngayon, kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat. Kain po na ako ha, kasi ang next ko is 8 o'clock, yung aking sa rehab, yung PT ng aking neck. Bye! Kain! Nasa rehab ako at inalawad na ang aking PT ang video. Kaya makakapag-video ako. Ito ang aking view dito sa rehab room. Ang ganda ng view ko, Makati. Ang kasabi kong mainit masyado yun dyan? Yeah, okay lang. Kaya nung nandun niya ako, kasi gusto ko umuwi. Sabi ng anak ko, ma, yung iba kasama ko dito ang parents at visit visa, pero 10 years na sila dito. Nire-renew lang. Kuryente. Kino-kuryente. Tawag nila dito, TENS. Ito lang basa ng books, ma'am. Anong pinaka-abalahan mo sa bahay? Ang binabasa ko is mga prayer books ko. Marami akong prayer books. Ang kagandahan lang doon, wala siyang Saturday, Sunday. Opo. Saka wala siyang night duty. Talagang office hour. Kaya yung anak niya, nakakasama niya ng Saturday, Sunday. Kasi nag-daycare din yung baby. Wala kasing mag-aalaga. Pero yung mami ko yung nagpaalis sa Lakote, parang pinupush niya kami na yun nga sa ibang kasama ng 6 months. Kasi nangyari noon, yung pagdating namin ng New York, yung sister-in-law ko marami yung kakilala yung sa pharmacy kasi nurse din yun. Stretch na po ito. Ayan, meron.
Okay, kailan po ang next na meeting niya, ma'am?8 siya, pero dalawa. Vitamin D at saka okay. Yung sa bones lang. Apa. Para supplements. Apa. One body scan. And ready na ako. Ang procedure daw ay 20 to 40 minutes. Katatapos lang, umabot ng 40 minutes yung procedure. Kaya lang bawal i-video ang procedure. Pero, nag-picture ako doon sa loob. Para makita niyo lang yung machine na ganun yung ginagamit. Bye for now. Paano magandang results. Ano nila po niya ako ng medicine? Ano medicine? Ano nga ba yun? Coapoxiclab. CBC is good. Thyroglobulin is good. Kasi nga, yung thyrox mo, hininto natin. Yan man po. Kaya nakaramdam ka. Pero, very good. No cancer, ha? Very good. Dok, cancer free? Cancer. Kasi dito, yung thyroglobulin mo, oh, cancer free, ha? Ay, naku, thank you, Lord. Salamat. Oh, yeah. Salamat. Bayak ang Diyos, thanks, ha? God. Imagine mo, survival. Mm-hmm. Opo. Okay. May namamatay sa cancer sa'yo, okay. Very good, very good. Ay, thank you, Lord. Pabalik lahat ng pakiramdam mo, i-take mo lang yung thyrox mo. Opo. Nag-start na po ako dok nung 4 eh. Ayun, ng aking full body scan. Antayin ko na lang yung full body scan mo. Nasaan na ba yung full body scan? Sinend ko po sa inyo. Sa Viber. Check ko lang. Ah, sige po. Wala na. Okay. Wala na akong dapat pag-alalahan ito. Panado tayo. Ay, salamat. Very good. Hindi ko alam so, kung nag-anxiety na naman ba ako, katulad last year. Hindi, nag-anxiety ka lang dahil dito sa change ng mga gamot. Okay. So, i-continue mo lang ito, mag-euthyrox ka. 100. Kasi ganito, every time hinihinto mo, magkakaroon ka ng depression. Pag tinake mo ulit, anxiety naman, parang mabalik yung hormones. Pero mawawala na yun. Yan yung levothyroxine, Doc? Yes. Okay. Hindi naman natin gagawin yan. Oh, okay. Ano ba yan? Lifetime na yan, Doc? Lifetime na? Opo, kasi... magbabaon ako niyan do kasi pupunta kami ng Canada next month. Baka kakaiba yung brand doon. Kaya mag-iipon ako siguro na magre-request.
Nagre-request po ako ng mga siguro 6 months. Oh, 6 months, 200 pieces pwede nga ito sa'yo. O 400, lagay ko dito. 400 pieces, ha? Okay. Ayun, eto na. Yung iba naman kay doktora na eh. Yung, in case doc, na kasi magta-travel ako eh, sa pa yan iniisip ko. Pag yung mga ganun yung nararamdaman ko, ano pwede ko inuming medicine para medyo makalma naman ako? Indiral. Indiral? Oo, indiral. Indiral. Parang nag-take ako. Parang nag-take ako natin. Kasi dati doc, binigyan ako ni doktora na senior. Gusto mo ba siya? 2020, wala po madali eh. Nakatatlong drugstore kami. Kung gusto mo rin, ano, hindi, ibang gamot. Ibang brand, hindi Senor. Ah, okay po. Eto, bigay ko sa'yo. Yung medyo aantokin siguro ako. Taga saan ba kayo? Diyan lang po sa Taguig, Acacia Doc. Acacia. Ang problema ko daw, pag nagigising ako ng 1 o'clock, hindi na ako natutulog. Hanggang umaga, gising na ako. Nagigising ako, tinukulikat ako. Mga ilang months po itong polynod. Ayun na, kailan ka ba babalik? Kailan ka alis, eksakto? April 19 po. O, bago ka mag-April 19? Okay. Itong, uubusin ko lang, Dok, itong polynerve na pre-describe nyo. Tapos, oo, stop ko na po. Oo. Mga 200 pieces yung nilagay ko dyan. Ah, okay. Okay. Ah. Okay, thank you, Dok. Ito pa, para sa ano mo to eh. Sa, yung vitamin D ko, Dok, okay na ba? Oo. Oo. Nilagay ko nga dyan, continue mo lang yung 2,000 eh. Marami ka mabibili niya sa Canada. Opo. Wala nga po eh. Sayang din. Share, like, and subscribe!